Hello, make a shout out, everyone. One moment. Thank you for joining my live streaming. Okay. Yeah, worries. Hello, everyone. So it's very late, actually. So today we will just have a vocabulary about parts of the body. How are you guys today? Let's wait if there are people will join us for our live streaming today. One moment, where is my? Yeah. Hello, make a shout out. Thank you for joining my live streaming. Thanks, guys, for joining my live streaming. So today we will just have vocabulary about parts of the body. Las partes del cuerpo. Let's have a short and quick live streaming. Yeah, short and quick live streaming. Thank you. Mega shout out po. Thanks for joining my live streaming. So, as you can see, I listed on the board the parts of the body in Spanish. And of course, with the English translation. So, let's start while waiting for the others. One moment, let me. But it's okay, actually. This is Manzanilla and Poleo. This is Manzanilla and Poleo, actually. Okay, so let's start.
So we will do very basic today, guys. Okay, so las partes del cuerpo, the parts of the body. Cabello o pelo means hair. The head is cabeza, la cabeza. Ulo sa Tagalog, no? Okay. Let's write it. I forgot to write it. Cabeza. In Tagalog, ulo. Okay? So, cabeza in Tagalog means ulo. Sige na, ulo. Cabeza. Sige, cabeza. And then, cabello, pelo means hair. In Tagalog, that is buhok. Sige, hair. Look at my hair. Buhok. In Tagalog. La frente is the forehead. This one. La frente is the forehead. Sa Tagalog, noo. Mary Joy Alaban. Hello po. Good eve. Good evening, Mary Joy. Thank you for joining my live streaming. Good evening. Buenas noches. Buenas tardes desde aquí en España. Magandang hapon po. Dito sa amin mula sa España. Okay, again. Forehead means la frente. In Tagalog, noo. Thank you so much, Giant TV. Thank you, Kabayan. El ojo, the eye. I mean, plural eyes. Mata. Okay? Pues, los ojos. If you are going to write that in plural, los ojos. Thank you for the harang and for the thumbs up. Okay. El ojo. I mean, one, eye. Two eyes. I mean, eyes, actually, that goes always with plural. In Castellano, los ojos. Vale? El is the article, el artículo. And then, if you are going to make that in plural, then you're going to change the el into los. Vale? Los ojos. Plural. Sa ating kasing Tagalog, wala naman tayong ano, mata lang o ang mga mata. Los ojos. Okay? In plural, los ojos. Thanks so much, Giant TV. Thanks for the support, Kabayan, and the BG. Okay, next, la oreja. Ayan, la oreja, this one. The ear. Ears. In plural, that is las orejas. Las orejas. Las okay. In plural, that is las orejas. Dale Franco. Good evening, ma'am. Good evening po, Dale Franco. Thank you for visiting my live streaming. Okay, las orejas. El diente, that is the tooth. And if you're going to say that in plural, the teeth, so that is los dientes. You will just change el into los. Los dientes. Okay? So, los dientes. Thank you again for visiting. And thank you for the thumbs up, everyone. Well appreciated. Well appreciated that you are
supporting my live streaming today. Thank you very much. Okay, so la boca, la boca, la boca. Okay, la boca. Mouth. Sa Tagalog, bibig. And then, the lips, labios. Sa Tagalog, labi. Okay, labi. Okay? And then, el codo, this one. The elbow. Ano sa Tagalog ang elbow? Ano sa Tagalog ang elbow? Hala, nakalimutan ko. Paki-comment nga po kung ano po yung Tagalog ng elbow. Nakalimutan ko po talaga. Pasensya na. Pasensya na po kayo, ha. Pagod si Inday. Sobrang stress. Hindi na maalala kung ano yung ibig sabihin. Elbow. Siko, ayun, salamat Dale Franco. Siko, ayan, siko sa atin. Siko, ayun. So, sa Castellano po, yan po ay el codo. El codo. Siko pala, ayun, siko. Nakalimutan. Salamat Dale sa pakikinig. La pierna is the leg. Okay, la pierna. Leg. Ano yung sa atin? Pata? Pata? Pata, la pierna is the leg. And la rodilla is the knee. Haha, welcome po. La rodilla means the knee. Tuhod po sa ating mga Tagalog. Tuhod. Okay, la rodilla means tuhod. And then, el cuello, cuello, this one, cuello, the neck, cuello. Leeg sa atin, no, mga Tagalog. Leeg ang tawag natin dito, this one. This one, okay. Naka-turtle neck kasi si Inday, kaya hindi nyo tuloy kita ang aking, ano, ang aking neck. Medyo malamig kasi today. Ayan, kaya super turtle neck. Okay, cuello. Thank you, Jayan, for the BG. And then, el pecho is chest, dibdib. Again, and dibdib po sa ating mga, sa Tagalog. Again, sa ating mga Filipino. Dibdib, diba? El pecho. Ayan, dibdib. Sa ating mga, sa Tagalog pala, sa ating mga Tagalog, sa Tagalog. Ayan. And then, el estomago means the stomach. Chan po sa atin, chan. Sinasabi po natin chan. Iniinom ko yung cha ako, ha? Pasensya na. Kasi, ay wait lang, kita nyo ba? Ayan. Ay, hindi masyadong kita. Wait lang. Ayan. Kalahati na kasi. Ano to? Poleo and manzanilla kasi katatapos ko lang mag-lunch dahil, anong tawag nito? Nag-explain talaga ako, diba? Actually, ang end ng class ko ay 12 o'clock and then after that, we had a meeting and then we finished at around 2:15 or something like that. Kaya pagdating ko dito sa bahay, almost 3 o'clock na po. Kaya late ako nakapag-lunch, kaya late tayong nakapag-live streaming today. Pasensya na po. Ta sobrang ano, sobrang wasted. Ang ano, tawag yan? Parang pagod na pagod yung isip ko ngayon. Kaya sabi ko, mag-ano lang tayo, vocabulary. Vocabulary. And nag-explain. Nag-explain. Pasensya na kayo ha. Pag ano kasi pag busy, tawag yan, I really tried na makapag-start ng 2 o'clock but sometimes it's impossible because of my job. If like for example, like today, after my class we had a meeting so I need to stay up to 1 o'clock there. Okay, so
Estómago, again, stomach, chan, po sa mga Tagalog, chan. Hindi ko na sinusulat yung Tagalog, pasensya na po ha. Kasi there are also foreign people who wants to learn Filipino or Tagalog. That is why I am translating it into trilingual, Spanish, English, and Tagalog. Kaya lang, alam niyo naman, maliit pa ang ating mini board. Maliit pa ang ating mini board. Hayaan niyo po, kapag medyo nagkaka-budget na tayo, makabili na tayo ng malaki-laki. Wow, nice, madam. Oh, hi, Manny Polig from Singapore. Am I right, Manny Polig? Tama po ba ang aking memory? Ang aking memoria? Manny Polig is from Singapore. And I love watching your videos because you are teaching us different talks in mobile phone or on your mobile phone like iPhone and smartphone. Ano ko yan? Gustong-gusto ko manood sa video mo kasi ang dami ko actually natutunan kasi hindi naman ako techie na tao. Ano lang talaga ako. Alam nyo na, kung ano lang yung ginagawa everyday, yun lang yung alam ko sa cellphone. Anyways, okay, el brazo is the arm. El brazo. And then, sa Tagalog, braso. Pero, ano lang, letter S lang yung pinagkaiba. Diba sa atin? Braso. Ayan o. Yan lang yung pinagkaiba. The only difference is the S and Z. Ang pinagkaiba po sa Tagalog at sa Espanyol. Tapos alam nyo yung ano, yung braso de Mercedes. Diba? Meron sa atin. Hinanap ko nga yun dito eh. Sabi ko, sinasabi ko sa kanila na meron tayong cake. Una tarta. Una tarta. Si Yama, braso de Mercedes. Ayun, kasi walang braso de Mercedes dito eh. Sige, hinanap ko siya. Parang yung Spanish bread din. Hinanap ko rin yan dito, yung Spanish bread. Okay, la mano. La mano. So, ano? Hand, kamay. Kamay po sa ating mga Tagalog. La mano. Okay? And then, el dedo. El dedo. The fingers. The fingers. El dedo. Okay? Daliri. Diba? Sa atin, daliri po. Ang mga daliri. Diba? Meron tayong kantang sampung mga daliri. Kamay at paa. Kumantay, no? Dalawang tinga. Dalawang mata. Ilong na pango. Anyways. Uy, maganda yan mamaya. Try nyo nga kantahin yan mamaya. Pero, ano? In Castellano. So, sampung mga daliri. Tapos, ano yan? El dedo. Ay, los dedos. Diba? Katuwa. Maganda yan. El pie means the foot. Mega, mega shout out po for the 8,000 in the house. Thank you so much for joining my live streaming. Okay, el pie means the foot. Paa sa Tagalog. Now, if you're going to make that into plural form, los, thank you, Mary Joy, los pies, ¿vale? Los pies, like los dedos. Then, las manos. Los brazos. Okay? So, people, again, el is the article, singular. Plural is los. El es masculino. Los is masculino, plural. La is feminino, singular. Y luego, si is plural, las orejas. ¿Vale? Las orejas.
Thank you so much. Okay, and then el tobillo is the ankle. Ala, ano sa Tagalog ang ankle? Paki, ano nga po? Pakisagot nga po ang aking katanungan. Ano po sa Tagalog ang ankle? Ano ba yan? Alam nyo, ano talaga ako ngayon eh. Wasted eh. Hindi gumagana ang aking ano, ang aking isipan. Aha, wait lang. Uncle. Ano ba yan? Hindi gumagana yung ano ko ngayon ah. Sa Tagalog ay... Tito po. Tama, tama. Uncle. Tito po talaga yan. Tuhod? Hindi. Rodillo ang tuhod eh. Yung dito oh. Wait lang. Tataas ko. Ito oh. Anong tawag natin dyan? Ang sama ng ugali ko. Diba tinaas ko talaga yung paa ko? Sige, ang sama ng ugali ko. Hindi po. Yung ano, A-N-K-L-E, uncle. Ayan po. Again, ayan po. Tito po talaga? No, ang tito is tiyo. That is uncle. Wait lang, ha? Ito yon. Tito, tiyo yan sa ano, sa Kastilyano. Ano tayo? Parte ng katawan ng tao ang pinag-uusapan natin. Ano ba yan? Bakit ba ano? Hindi gumagana yung isip ko ngayon. Minsan talaga, di ba? Pag pinoforce mo yung isip mo, parang ayaw niya din talagang makisama eh. Nakakainis, di ba? Nakakaloka nga. Nakakaloka nga talaga. Di ba pag natapilok ka, halimbawa, natapilok ka, ano yon, dun yun birthday sa uncle mo, sa tubiyo mo. Sa Tagalog, paano mo yun sasabihin? Sabihin, paano mo yun sasabihin? Pag nagka-sprain ka, halimbawa, bukong-bukong. Po, sinerch ko, bukong-bukong. Ayun, parang ngayon ko lang narinig yung bukong-bukong Dale Franco. Thank you sa pag-search. Bukong-bukong. Ano yung sakong? Parang may ano ako, naalala ko, sakong? Sakong ba yun? Bukong-bukong, sakong. One moment. Bukong-bukong or sakong. Thank you so much, Dale, for the cooperation. Okay, so, ayan, kung wala na po kayong, ano pa ba? Meron pa ba akong nakalimutan? This one, shoulder, ombro. The shoulder is ombro. Magbura tayo ng ibang, ano? Ombro. Okay? So, head, shoulder, knees, and toes. Bukong-bukong po. Sinerch ko. Salamat, Dale. Ombro means shoulder. So, pagkakantahin natin in Spanish, ang head, shoulder, knees, and toes. So, ano yan? Kabeza, ano nga natin? Try nga natin. Kung madali ba siyang bigkasin. Head, shoulder, knees, and toes. Okay, so la cabeza. El hombro. Head, shoulder, knees.
La rodilla. Toes, pie es the foot, son los dedos. And eyes and mouth and la. Head, cabeza, hombro, largo. Mas mahirap siya, promise. Mas mahirap siya kantahin kapag gawin mo sa Espanyol. Pero magandang practice yan para ma-memorize nyo po ang parts of the body sa Espanyol. I suggest, palitan nyo po yung English into Spanish term. Tapos, yun po yung gawin nyo kapag kumakanta po kayo ng head, shoulder, knees, and toes. Or, yung sa Tagalog na paa, tuhod, balikat, ulo. Ayan, gawin nyo po, pero in Spanish. Yan po yung challenge nyo, na po sa inyo. Pag nagawa nyo po, i-comment nyo po sa na ito, sa video na ito, kung effective po ba at maganda po ba yung maganda po ba ang kinalabasan po. Ano ko lang po ah. Anong tawag niyan? Suggestion lang ba para ma-retain sa isip mo ang body. Me duele la garganta. Garganta, throat. Okay? Garganta. Espalda. Dolor de espalda. This one. ¿Vale? Dolor de espalda. Tongue twister. Oo, pwede na rin. Tongue twister. Tama, Dale Franco. At least, di ba, espalda, tapos muelas. Las muelas. The gums. Muelas. Ano ba sa Tagalog yan? Ito na naman ako eh. Ngalangala? Ay, hindi. Ngalangala. Ito yun eh. Yung dito. Sabi ko rin, yung dito. Okay? So, ayan. Ano nyo po? Try nyo pong gawin yung, anong tawag nito? Sinasabi ko sa inyo. Ano yan? Challenge. Challenge ko yan sa inyo. Please accept my challenge. Sing the head, shoulder, knees, and toes in Spanish version. And also, the 10 mga daliri sa Tagalog, gawin nyo po in Spanish words. Or yung paa, tuhod, balikat, ulo. Pero sa Espanyol. Diba? Paa, tuhod, balikat, ulo. So, kapag ginawa mo yan, is tono ng paatuhod pero ang words mo ay Spanish. So may ganun, ang words mo ay Spanish. O di ba ang saya niyan? Ano nga natin? Pie. Rodilla. Paa. Tuhod, hombro, paa, tuhod, balikat, ulo, ayan. So, ano natin yan? Paa, tuhod, pero diya. Ombro, cabeza. Alam nyo, I'm not really good in singing. Kasi parang, ano pa lang eh. Paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, balikat, ulo. Pero diya,
hombro, cabeza, pie, rodilla, hombro, cabeza. Mm, puede, puede, try new guys, madali lang. Ang saya ko na nun, diba? Sige, ang saya ko na nun, diba? So, ayan po. Yan po yung body parts. Pwede, pwede naman. Pwede na ba? Diba? Pie, rodilla, hombro, cabeza. Pie, rodilla, hombro, cabeza. Paa, tuhod, balikat, ulo, pie, rodilla. Kang matuto. Diba? Ang paraan niyan para madali kang matuto. Ang sampung mga daliri medyo mahaba eh. Mabilis tuloy makabisado. Tama, ba? Diba? Ano kaya yan? Para-paraan din ba? Para-paraan din tayo para matuto tayo ng ano, ng ibang lingwahe. To be honest, ang ganda kaya ng ano, ang saya ng may bago kang alam, diba? I mean, try to be productive. Ay, kasi, ano naman eh, ang learning naman is for life. Hindi naman yan, ano, yung pag na may natutunan ka, hanggang ngayon lang yan, halimbawa, hindi. It's for a lifetime. Kaya, I mean, everyday nga, diba, may mga natututunan tayo. So, maganda na ini-educate din natin yung sarili natin, hindi lamang sa sarili nating lingwahe, maging sa ibang lingwahe. At alam naman natin na ang Espanyol ay isa sa pinaka spoken language also in the world. So, malay mo, di ba? Ikaw ay makapag-travel or gusto mo mag-work. Sabigan, gusto mo mag-work sa call center. Ang laki kaya ng sweldo. Marami sa mga kababayan natin sa Philippines na nag-aral ng Espanyol kasi ang sahod mo kapag ikaw ay nasa call center, kapag bilingual ka, I mean, you are good in English and then you are good also in Spanish, then probably you have a double salary for that because you will aim, for example, almost 2,000 euros. Wow! Like, it's like 75,000 to 90,000 a month? Naku, ano na yan? Huwag ka nang mag-abroad. Diyan ka na sa Pinas. Kasama mo pa ang iyong pamilya. O, diba? Napasegue si, ano, si Catherine na naman. Napadaldal na naman si Catherine. Okay. So, ano pa ba? Yes, ma'am. Tama. Call center po ako ngayon. Pero mas malaki po kasi sahod pag Spanish. Oh, diba, Dale? Yan nga yung sinasabi ko, Dale. Kaya alam mo, Dale, ako, ano, talagang everyday nagbabasa din ako ng, ano, ng Spanish. Kasi, gusto ko din mag-apply. So, never pa ako na nag-try sa BPO company. I mean, for 20 years na sa teaching profession ako. Pero kung ganyan kalaki yung sweldo, aba, lilipat na ako sa call center. Tapos nasa Pinas ka pa. O, diba, ang saya. Alam mo, sa ating mga Pilipino, kahit ako dati, naisip ko, kapag ka, yung kababayan natin, nalalaman natin na nasa ibang bansa sila, parang ang sarap ng pakiramdam, diba? Uy, ang saya, nasa ibang bansa ka. But to be honest, na nandito ako, ang lungkot po talaga. I mean, homesick is real. Akala mo kasi, ano, ang homesick ay napapanood mo lang siya sa movie. Pero pag nandito ka na, malungkot talaga. I mean, na-imagine ko nga yung ibang, ano, yung ibang kababayan natin na nag-work talaga dito. Kasi ako, kaya ako nandito because of my husband. But, hi, Super Sis Ceci, thank you so much for coming, for dropping by my live streaming. So, imagine nyo po yung, thank you po sa paharang, imagine nyo po yung mga kababayan natin na nagpunta lang dito para mag-work. So, grabe, kumbaga, yung homesickness na nararamdaman nila, diba?
Kumbaga, minsan nga sinasabi ng ibang mga kabayan natin, buti ka pa, Kathy, kasi nandyan yung asawa mo. Pero yung homesick na nararamdaman ko is the same. Ano talaga, may, as in to the highest level ang lungkot. Kasi ganun to, the highest level ang lungkot. Plus, the culture, mentality, attitude, and everything is so different from us Filipinos. Kasi tayo, di ba, ano tayo eh, ang napansin ko, tayong mga Pilipino, ano tayo eh, mga, we are like happy person. Kasi kahit binaha na lahat, you can see people smiling. Christina Garcia, hola, soy Jessie. Hola, Jessie, ¿cómo estás, Jessie? Jessie is mi alumna in La Academia. Hi, Jessie, thank you so much for joining my live streaming, Jessie. Enjoy your Saturday. Okay, so do you have, you know what, Jessie, I teach them the body parts in Spanish and we have this song in Tagalog in the Philippines, paa, tuhod, balikat, ulo. So that is the foot, the knee, the shoulder, and the head. So I challenge them to sing the song but in Spanish words. So like paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, balikat, ulo in Spanish. Pie, rodilla, hombro, cabeza. Pie, rodilla, hombro, cabeza. Maybe you can try in Tagalog, Jessie, since you are a Spanish. Try to practice the Tagalog word. The Tagalog word. Anyways, thank you so much for joining my live streaming, people. That means a lot to me. When you join my live streaming. Okay, so do you have question about this? Can I erase now the writings on the board and maybe we can have another vocabulary? At sumusubo talaga ako, diba? Pahalito na. Kaya may bago kayong kanta, ha? Ano? In Spanish words. Yung head, shoulder, knees, and toes dapat. Para mas mahaba. Kasi kasama yung ears, yung eyes, yung mouth, and nose. Ah, oh, welcome, Dale. Alam niyo po, ano, I am happy doing this because instead of, anong tawag nito? Yung ano ko ba, yung homesickness ko, kapag nagwa-YT ako, nalilibang ko yung sarili ko. So, ano, mas, ano tawag nito? Ang naitutulong sa akin po ay naaaliw ako sa ginagawa ko. Kaya, happy ako na nagsishare po. I keep on telling every time that I have my live streaming. I am not a professional Spanish teacher because here, I am teaching English in the British Academy. But, I am learning the language all by myself. And then, I am sharing it to those people who wants to learn also the language. Kung ano po yung alam ko, yun lang po yung maibabahagi ko. Marami ang nangungutya, pero tuloy lang ako. So, tuloy lang ako because I am happy sharing my knowledge. Thank you rin po. May natutunan rin konti. Salamat, Mary Joy. Hindi naman nawawala ang ano eh. Because sabi nga, diba, we cannot please everybody. So, hayaan na po natin. Basta ang importante, masaya tayo sa ginagawa natin. So, that means Dale, if you are there, Dale Franco, are you at work now? Because if you are working in a call center, are you at work now or are you at home? Estás trabajando o... Opo, tama po, kahit sa work naman po. Mm-mm, Dale.
Ano, hindi naman talaga nawawala yan. But anyways, sabi nga sa libro ni Francisco Balatas, sa Florante at Laura, ang mundo ay bayan ng hinagpis. Kaya ang mundo ay bayan ng hinagpis. Mama mayay sukat, tibayan ng dibdib, lumaki sa tuwa, walang pagtitiis. Anong ilalaban sa dakas ng sakit? Wow, na-memorize ko pa yun. Kaya na-memorize ko pa. Diba? Sa ang kahit anong tawag nito, kailangan ihanda natin ang ating mga sarili kasi marami talagang ano, pasakit sa buhay, ika nga. Ah, you are working from home. Wow, ang ganda. Alam mo, maganda yung work from home kasi unang-una, yung transportation mo, natitipid mo. Pangalawa, yung time. Kasi alam nyo naman sa atin, ang ano natin, ang travel time natin ay mas mahaba pa po ang iyong inuupo sa jeep sa traffic. Kaya napakalaking bagay na yan. Thanks, Super Ceci. Wow, that's great. Kaya alam mo, Dale, maganda yung ano mo. Kasi ang imagine mo, yung transportation mo, natitipid mo, plus yung time mo pa rin. Ano iniinom mo, sis? Kape-kape? Ano po ito? Tsaa. Ano po? Manzanilla at poleo. Kasi, ano, katatapos ko lang po mag-lunch. Kaya hindi ko natapos inumin yung aking ano, aking tea. Actually, sa kanila dito, ano yan? Teh. Yung tea, teh. Ang ano, ang... As in, yun, parang teh. Parang sa atin sa Tagalog. Teh, ano yan? Teh. Ganon sa kanila. Teh. Diba? Yung tea. Sa Tagalog, cha-a. Ayan. Yung sa kanila, bigkasente. Ano po, ako, umiinom lang ako ng coffee every morning. And then the rest of the day, ano na po ako, tea. Na, after lunch, saka yung dinner, sometimes, pero hindi palagi. Pagkagabi, ano lang, te as in ate. Opo, yung pronounce niya, yung pag-pronounce niya, te, te. Queres te? Queres te? Ayan. Tapos, di ba sa English, tea. Sa kanila, te. Kasi, lae. It's lae. Hindi siya. Sa English kasi, di ba, pinapronounce natin yan, e. Sa kanila, lae. Kaya, ganun po nila i-pronounce yung te. Ganun, te. Ayun. So, ano po tayo? Additional information. So, since we are talking about the body parts, so, we will make sentences like, for example, ano ba? Hablar de enfermedades. Kung masakit ulo mo, kung masakit ano mo. Ayan, gawa natin ng sentences para ano tayo? Productive learning today. Sabay, productive learning today. So, for example, me duele, uy, one moment. Me duele, okay? Me duele, oops, wait lang. Iyan na lang natin, pagganyan na lang natin. Kasi yung wire ng aking charger, me duele. Okay.
Te hace nate. Ano po pala province niyo, ma'am? Ano po Bohol? Dale, ako po ay Bisayang dako. Proud Boholana po. Hello sa lahat ng mga Bisaya sa buong sa tibuok kalibutan. Proud Bisaya here. Marunong ka mag-Bisaya, Dale? Kamao ka mag-Bisaya? Teacher ka talaga, sis. Masipag and may patience. Ano Spanish hardworking? Trabajadora kapag babae po. Ay, super sexy. Ano po, super sexy? Teacher po talaga ako sa Philippines. Tapos, pagdating ko dito sa Spain, I started working as an ESL teacher, English as Second Language Teacher, 2019 sa isang British Academy po dito sa place namin. Tapos, nag-aaral po ako ng Spanish. Opo. Ano po talaga? Ano, sa Philippines, 17 years po akong nagtuturo sa atin. Almost 10 years sa public school. No, not almost. More than because 2 years sa regular and then 2011 ako nag-start ng Science High School hanggang 2018. Ayan, nagturo po ako dati sa private school first. Sa San Beda, Alabang, yan yung first school ever ko. Tapos nag Mother Teresa School ako and then Woodridge College. And then napunta ako sa public regular school sa Talon Village Annex. And then yung last school ko po ay Las Piñas City, Las Piñas Science High School. Ayan, Las Piñas City National Science High School po. Tapos, 2018, nung lumipat na po ako dito. So, nag-stop po ako ng teaching for like almost a year din. Kasi 2019 na ako nakapag-teach dito. Ano lang, just got lucky na need ng ano ng isang British Academy dito ng substitute teacher. Tapos, simula noon, inano naman nila yung, after my 2 months contract as a substitute teacher, they retained me hanggang ngayon. Kaya, swinerte lang po, sa teaching pa rin ako. Hindi po Manila na po ako lumaki. Parents ko po itawis, may word din po sila minsan na hawig sa Spanish. Oh, talaga, Dale? Sis, nagturo ka ba ng Spanish to English dyan? English po. Super sexy. English po ang tinuturo ko po. English po ang aking tinuturo dito. Ang weird nga, 'di ba? Because I am teaching English and I am studying Spanish. And I am studying Spanish language. So every day, I am using the English language as my medium of instruction to my class. And then, I am learning their language. I am teaching the Spanish people, and then I am learning their language also. Ayun po. Yan po ang aking ano actually. So, itong ano po, itong pagtuturo ko ng Espanyol sa aking channel, sabay, kasi ano lang to, okay kasi may anak yung friend ko dito na sa Spain magtuturo ng English. Talaga po, galing naman. So, ano po, US po kayo, di ba? Alam ko friend, super sexy, tama ba? Friend po ba kayo ni Arnia Bolanon? Because Arnia is from Texas. Ayan. So, me duele muchísimo el estómago. Me duele muchísimo el estómago. Alam, yun nga po, naalala po kita. Tama po. Si Arnia nga. Si Wafa. Okay, so me duele muchísimo.
Duele es el verbo doler, hurt, ¿verdad? Masakit, ¿sabieron? Masakit na masakit ang aking chan. Ayan, sa Tagalog. Me duele muchísimo el estómago. So, ayan po. O me duele la cabeza, ¿diba? O tengo dolor de la cabeza, kung gusto mo ng ibang verbo. Duele es el verbo doler. That in English is hurt. Gonna hurt. Gonna hurt. Ayan po. Mega mega shout out po for the 5,000 in the house. And thank you so much for joining my live streaming today. O mi hermana, for example, my sister. Ayan. Mi hermana le duelen, plural, because we are talking about piernas, the feet, yung dalawa. Ano yung de la cabeza? Cabeza po, cabeza. Ulo po. I mean the head. Ayan po, super sexy. Me duele. Okay. Cabeza is ulo, head. Head, cabeza, ulo, head. Walang anuman po. Le duele la cabeza, for example, le duele, oo, masakit ang ulo ko. Okay, me duele la cabeza, me duele la cabeza, masakit ang ulo ko. Me duele la cabeza. Me duele la cabeza. Super sexy. Masakit ang ulo ko. Me, eres tú. You're talking to yourself. A mí. Ken, a mí. Me duele la cabeza. Tapos, kapag ikalawang persona, I mean, you're talking to the second person, te duele la cabeza. Te duele la cabeza. Second person. This one is the first person. Me duele. And then second person, te duele la cabeza. I like you. Spanish, you are so sweet. I like you. Question, ano po bang ano nyo? Ah, I like you sa Spanish? Yun po ba yung gusto nyong, you are so sweet, tú eres muy dulce. Tú eres muy dulce. Like is gusta. Ah, okay. So, when you say, wala na pala siyang laman. One moment, I need to reply. Un momento.
Ay, sorry about that. May ano tawag niyan, may nag-message sa ano namin. Katrabaho ko. Sorry. Ayan. Sana ba ako? Sige, sana ba ako? Ayan. Ano yung tanong ni Super Ceci? Me gusta. Me gustas, kasi pangalawang persona yung pinag-uusapan natin, Super Ceci. Me gustas. Burahin natin to. Kasi yung verb dito, kapag ano tawag niyan? Kapag kada verb, nag-iiba yung panauhan. Oops. Ano? Ano na? Ayan po. Because you are so sweet. Because, porque tú eres muy dulce. Porque tú eres muy dulce. Me gustas porque tú eres muy dulce. Sweet, dulce. Diba may singer tayo sa Philippines na name niya Dulce? So ang ibig sabihin po nun ay sweet. Matamis. Dulce. Yan po. Yan po yung ano niya. Dulce. Oh, for example, dulce de leche. Salamat po, Super Ceci. Ayun. So, kapag first person, second person. So, kapag third person naman ang iyong sinasabi. So, for example, él. So, you're talking to him. Diba? Or he. So, le duele la cabeza. So, ganito po siya kung paano mo gagamitin yung verbo doler. Duele. Duele, duele, duele. Le duele. Third person. And then ito, first person. And this one, second person. That is he, or she, or it. And then I. And then you. Ayan po siya. Parang me and you. Dulce de leche. Oh, okay. Thank you po. Mega, mega shout out for the 7,000 in the house. Thank you so much again for joining my live streaming today. Well appreciated po your presence na sinusuportahan niyo po ako. Me and you is yo y tú. You ito. So, me is me, te is you. Yes po. Okay, yes po. El verbo, ano po, kapag pinag-uusapan po natin ha, yung doler na verbo, doler means hurt, sakit. Yeah. Doler, el verbo doler. So, gagamit ka po. Ayan. So, kapag ano naman, kapag ang tinutukoy mo naman ay tayo, nosotros sa Castellano, we in English, pues nos duelen, for example, nos duelen los tal, tal, tal. And then, vosotros, second person, you in plural, os duelen, and then ellos, they, sila, diba? Ellos means les duelen los tal, tal, tal. Ano po, doler, el verbo doler in English, el verbo doler means hurt, sa Tagalog, sakit. Tama ba? O masakit? Masakit ang ulo ko.
Tama po, duele, masakit. Masakit ulo ko, masakit tiyan ko, masakit ang ngipin ko. Ano pa ba? At actually, sinasabi natin masakit ang ngipin ko, no? Pero di ba dapat gums ang sumasakit? Pero sa ating mga Tagalog, sinasabi natin yan, masakit ang ngipin ko. Me duele. Opo, duele is masakit po. Ayan po. Ang dami na nating ano, ang dami na nating kung saan-saan na napunta tong ano natin. Yung pinag-uusapan natin, nakakatuwa, no? Sige, nakakatuwa, no? Kasi at least 'di ba, nagiging productive tayo kahit pa paano. Sige, nagiging productive tayo. I know, super sexy. Sa Texas po ba marami pong ano, Spanish ano? I mean, ano po ba yung ano dyan? Yung language na ginagamit? English po ba? Because is porque po. Porque. 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 Yes, marami pang Mexico. Ah, okay po. Porque, because is porque. Yeah, alam ko kasi, marami ding ano. Nagsasalita ng Espanyol nga dyan. Ay, umay kalamay. Disculpe, no pasares. Actually, umay, ano lang kami ngayon? Vocabulary about body parts. Las partes del cuerpo. Mag-i-enda nga sana ako eh. So, yan. Mag-i-enda sana ako eh. Dumating ka. So, yan. Mag-i-enda sana ako eh. Isidro, hola, la maestra, yo estoy tarde. Hola, Isidro, no pasa nada. Hemos hablado. El vocabulario. Las partes del cuerpo. At least nakahabol. Thank you po sa pahabol, Umay. Sige, maraming salamat po. Hola, Isidro. Isidro, desde Ibiza. Okay, Ibiza. Ibiza is like Boracay in the Philippines. Ayan po. So, mega shoutout po sa lahat. Thank you po. For the 9,000 people in the house, thank you for joining me today. So, for example, you want to ask, ¿Qué mala cara tienes? ¿Qué mala cara tienes? What does it mean? ¿Qué mala cara? Basa niyo ba yung ano ko, yung sulat ko? Parang ang pangit ng ano, ng handwriting ko. Ayan, Umay, that question is for you. You también, I am late, perdón. No hace falta. No hace falta. Okay, ¿qué mala cara tienes? ¿Qué te pasa? Okay, so can you translate that, people? ¿Qué mala cara tienes? ¿Qué te pasa?
What does it mean? Ano po ang ibig sabihin? Qué mala cara tienes. I am talking to you. Second person because of the verb tienes. And then te. ¿Qué te pasa? Si yo vivo en Ibiza. Yeah. Ojalá que un día, Isidro, cuando puedas. Yo quiero también visitar Ibiza. What happened to you? Okay. Anong nangyari sa'yo? Diba? Parang nakikita mo, que mala cara tienes. Parang ang ano ng ano mo, parang halimbawa pwede, mukha kang malungkot, mukha kang, no, mala cara is ano, tama, malungkot o may mukha kang may sakit. Di ko alam yung una. Cara is the face. Mala cara means, you have a bad face. Diba? Ibig sabihin, ano yan? Parang, ikaw ay mukhang may sakit, ikaw ay mukhang pagod, o ikaw ay parang there's something wrong on your face. Kaya, yan sabi kung may problema ka ba o anong nangyari. Diba? Pag may sakit tayo, iba yung ano natin, iba yung aura natin. So, yan po. Di ako nag-review ng Spanish ng 2 weeks ata. Muy mal. Muy mal, umay. ¿Por qué no? Estás muy ocupado? Yung una, what happened to your face? No, no what happened. No, anong nangyari? Anong, hindi eh. Parang hindi siya ano eh. Exclamation siya eh. Parang ano? Ano? Anong? Hindi siya ano eh. Okay. Hindi siya tanong sa... Ano siya? Isa siyang statement. Umay. Isa siyang statement. Isa siyang statement. Parang ansama ng ano, ansama ng mukha ba sa atin sa Tagalog? Like, what a bad face? Something like that. What a bad face? ¿Qué te pasa? What happened? Okay, ¿qué te pasa? So, tú puedes decir, me duele, for example, me duele mucho la cabeza. O me duele mucho kung ano man yung masakit sa'yo. El estómago, las orejas, for ejemplo. Kung ano man yung masakit sa part ng katawan mo. O puede ser, so, simplemente estás muy cansado o cansada. No? Kung pagod ka din. Ayan po. Yan po yung ibig sabihin ng ano na yan. Yung sentence na yan. Or you can say, tengo una gripe muy fuerte. Parang lagnat po sa atin. Una gripe fuerte. Gripe. Tengo una gripe. Ayan. Una gripe. Ay, fiebre ang lagnat pala. One moment. Baka mali ako ng ano. Eh, tama. Kaya tama, lagnat nga. Gripe. Flu. Tengo una gripe muy fuerte, for ejemplo. No, tengo una gripo. Na gripo na tuloy. Una gripe muy
Fuerte. Ayán. Tengo una gripe muy fuerte. Burnout sa klase ko. Parang wala ako sa mood. Siguro burnout sa klase ko. Ah, ganun ba? Umay. Okay lang yan. Minsan, if you feel tired, then, take a rest. Tapos, desconectar. Ika nga. Diba? Mag-relax ka lang. Tapos, ano mo lang yung sarili mo para maano mo ulit ang iyong mood. Okay, mabalik mo ulit ang iyong mood. Okay? So, people of the world, anong kwento natin today? Anong kwento natin today? So, I think that's all for today. We discussed already the parts of the body in Spanish. Ay, umay, alam mo ba, sinabi ko kanina, kain chocolate. Meron ako dito, Dale. Anong tawag nito? Yung paa, tuhod, balikat, ulo. Kakantahin mo siya in Spanish words. Umay. Paa, tuhod, balikat, ulo. Wait lang. This is a challenge. Gawa ka ng video nito. Tapos i-upload mo, panonoorin namin lahat. Umay. Guys, umay ka lamay. Meron po siyang channel, YouTube channel. Baka gusto niyo pong panoorin ang kanyang That is actually a story of his life. That's all about his challenge. Ay, channel. Paa. Bago tayo magtapos. Tuhod. Balikat. Ulo. Or yung sampung mga daliri or head, shoulder, knees, and toes. In English, papalitan mo siya ng Spanish word. Pero dia. Hombro. Cabeza. So, ganito mo siya kakantahin, umay. Ilagay ko sa FB page nyo. Sige, umay. Paa, tuhod, balikat, ulo. Pero dia, hombro, cabeza. Pero dia, hombro, cabeza. O, diba, ang galing? O, diba, gatong-tuwa ako na kanina ko pa yan, Akala ko hindi ko siya pwedeng, pasensyahan nyo na po, lang, mababaw lang talaga kaligayahan ko. Hindi po talaga ako, I'm not good in singing. Okay, I'm not really good in singing. Ano ko po yan? Never, gustong-gusto kong kumanta, kaya lang ayaw po sa akin ang kanta. Kaya pagbigyan niyo na po ako. Pero alam niyo, magandang yan, magandang practice yan. Kapag meron kayong gustong aralin na mga salita sa Espanyol, gawin niyo siya into singing. Tapos feeling ko, halimbawa, yung mga verbs, di ba, ang hirap i-conjugate ng mga verbs sa Spanish. Why not try it in singing? No? Isip kayo ng favorite song nyo, yung may magandang melody. Tapos ilagay nyo yung mga Spanish words. Feeling ko effective yon. Like for example, yung bahay kubo. O, idilagay mo yung conjugation of verbs sa kantang bahay kubo. Oo, tawa lang yan si Kathy, kaya katuwa kasi dito ay mas lalo ang storytelling. Wala akong storytelling kapag hindi ka dumating, di ba? Kasi ikaw lang naman nagtsatsaga sa storytelling ko. Umay. Sige, ikaw lang naman nagtsatsaga sa aking storytelling. But anyways, again, thank you so much guys for joining my live streaming. That means a lot to me. Every time that you are visiting. Ah, nandito ang aking tiyahin. Hello po. Kamusta ka, Ate Jem? Salamat sa pagbisita, Ate Jem. Ah, ako maestra yung kanta ng NSYN. This I promise you. Yun ang kinakanta ko. Ay, talaga? Pero NSYNC. Kaya ba sabi ko NSYN? NSYNC. Umay? Pero palitan mo ng Spanish word. I mean words,
yung kanta. Try mo yung mga ano, conjugation of verbs. Diba? When the vision around you. Diba ganun yun? Na 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 na. This I promise you. Tama ba? Kung tama po ang aking ano. Mali lang yung tono siguro. Spanish version niya meron sila. Ah, galing! Oh, maganda yan. At least, diba, na ano mo, na-update mo yung sarili mo sa Spanish words. Kaya, ayun. So, anyway, people, me duele la cabeza. Me duele la cabeza, de verdad, porque hoy, mi día hoy is desde de la mañana hasta ahora. Ano tawag dito? I have a long day today. Dahil tagal kong natapos sa academy. Kaya medyo, ano, medyo pagod ng konti. But anyways, one moment, people. Okay, so thank you again, people of the world. Yote boy, Amar, and Titulo. Ah, vale. Pues, miraré después, vale? Umay? Yote boy, Amar. Miraré después. Pues mira, tengo una canción para escuchar después. Mayroon akong pakikinggan mamaya. Anong kwento mo, Umay? How's your channel na ba? Ayan, so today we will just like 10 minutes or 13 minutes to be exact, para 1:30. Para 1 hour and 30 minutes yung ano natin. Let's have ano na lang po, kwentuhan. Sige, let's have kwentuhan. Kwentuhan time. Layo kaya ng title niya sa English. Kasi, alam mo, pag ano kasi, hindi naman kasi, ang hirap kasi talaga i-translate. Kaya ang ginagawa, pag nagtatranslate tayo, hindi talaga word by word. We will translate that by thoughts. Again, by thoughts. Kasi pag ano, ang translation word by word, wala siyang ano, wala siyang, ano ba tawag yan? No tiene sentido. Diba? Kaya, ano, it is not advisable when you are studying a language that you are going to translate word by word because you only have to get the meaning of the whole sentence bago mo siya itatranslate. Ganun ang dapat talaga na ginagawa. Saka, by rhythm and rhyme then. Oo, kasi mawawala yung ano, yung parang sweetness nung kanta, ba diba? Kapag translate mo siya into word by word o words by words, mawawala siya talaga ng ano. Parang magiging pangit yung kanta. Parang ganun. Kaya, anyways. So, let's have a 10 minutes kwentuhan time, people. If you have any question, about anything. About anything, feel free to ask in our live chat. Wag lang po yung ano, ha? Yung medyo pang ano. Yung kaya pong sagutin, ha? Kasi ano, tawag yan, ang sakit ng ulo ko, guys. Sorry, ha? Ang kwento ko na bago, ayun, tapos na sa online class ko. Ah, tapos na yung online class mo. Ayun ba yung Spanish class mo, Umay? Yung online class na sinasabi mo? Tapos, gagawa ako ng review if kaya matuto ng Spanish for 3 months. Ah! Kung anong feedback ko at thoughts. Okay. Ano na lang yan sa'yo? Madali na lang yan sa'yo. Kasi ano naman tawag nito?
Tingnan mo, halimbawa, kumuha ka lang ng ano, yung, or salimbawa, yung mga news, iano mo lang yan sa ano, sa internet, para just to give you an idea ba kung paano yung composition. Ayan. Pwede mo yan siya doon, mag-read ka lang ng mga articles para to guide you ba how also to make your own article or sentences. Muy bien. Kasi anong tawag niyan? Ganun naman talaga pag nag-aaral tayo, di ba? Kailangan natin ng output. So, meaning, you really have to make your own. Kasi doon mo malalaman kung effective ba yung napag-aralan mo kasi application ka na. Shadowing. Tama. Kasi at very first, kung anong tawag nito, doon naman tayo ano eh, doon naman tayo talaga natututo eh. Di ba? Tingin ka ng examples, tapos try mong gumawa ng katulad ng examples, tapos sa katagalan, mas matututo ka na. Kasi, yan lang yung ano eh, yan yung isa sa pinakamabilis na paraan para matutunan mo ang isang idioma. Tsaka by imitation, di ba? By imitating the natives, how they use the language. Yun ang edge ng Pinoy. Magaling manggaya kahit accent kaya. Tama! Hindi sa gaya ha. Mas magaling pa nga minsan sa original eh. So, ganun eh. Ang yabang lang eh, no? No, actually, Filipinos are so talented. And you know what? I mean, ang Pinoy kasi, ang edge natin, magaling tayo, I mean, nakakapagsalita tayo ng English. That is our edge. And then, we can communicate with people na ano tawag nito na, for example, kapag meron tayong gustong malaman, talagang inaaral natin mabuti. Feeling ko yun yung ano ah. At ang daming ang perfect din sa atin, di ba? Pero alam nyo, sa totoong buhay, kapag ikaw ay nandito, hindi ka naman ano eh, hindi naman sasabihin ng mga Espanyol, halimbawa, na mali yung pronunciation mo eh. As long as you are being understood, tama, ano na yon, sapat na yon. Hindi naman nila sasabihin na, uy, ano naman eh, mali naman yung pronunciation mo eh. Hindi naman eh. Hanggat naiintindihan ka nila at kaya mo makipag-communicate sa kanila. Ano naman, that is the purpose of language. Language is for communication. It is not the measurement of your intelligence or whatever, 'di ba? Kaya anong tawag nito? So, ayun po. Tawag dito. Pasensya na kayo guys sa today. Medyo ano talaga, hindi ko alam pero ang sakit-sakit ng ulo ko today. Siguro na ano ako, tawag yun. Sobrang na-stress ako kanina sa klase ko. Tapos after ng klase ko, nag-ano kami kasi, nag-meeting kami. Tapos, late na ako nakapag-lunch. Hindi ako nakapag-prepare talaga today. Kasi this week din, sobrang busy ko talaga. As in from Monday up to today, I mean, hanggang today, grabe yung kabisihan ni Inday. Kaya ang sakit ng ulo ni Catherine. May point ka, 1 point. Salamat sa 1 point, Umay. Salamat sa 1 point. So we have 5 minutes to talk, Umay. Ano mo ako, bigyan mo ako ng feedback about your, ano, about your, what is that? Your output. Again, about your output. You're going to make a review. Why not try to for example, anong tawag nito? Gawa ka ng biography mo. Kasi ako, ganun din yung ginawa ko, ha, nung una. Sulat ako ng ano ko.
ng biography ko, ganyan. Tapos, gumawa din ako ng tula para sa friend ko nung birthday niya. Yung mga adjective, di ba, na nilalagay mo doon. Yung mga simple, ano ba, sentences na pwede mo siyang, ano, ma-practice. Ganun. Madali lang yan, ikaw pa ba? Alam mo naman tayong mga Pinoy, wala tayong inuurungan. Sisiw lang yan sa atin. Alam ko naman, in reality, mahirap. Pero walang mahirap sa taong masipag at matyaga. Lahat ng bagay madali pag tiyaga. Tama, yun ang masasabi ko. Di lang applicable sa language, kundi sa lahat ng bagay. Opo, gumagawa ako ng diary. Doon ko sinusulat thoughts ko. Oh, maganda yan, Umay. Tama, Umay, hindi lang sa language. Kasi ako, naniniwala ako, kapag may gusto, may paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. So kung gusto mo talagang matuto, you have to work hard for that. Kung ayaw mong matuto, marami kang dahilan. Kasi pagod ako, kasi wala akong time, kasi maraming nangungutya sa akin, o marami pang iba. So, ako kasi, halimbawa ako, I'm not a perfect person, but I am trying to be better. Diba? Ano natin yan eh, challenge natin yan sa sarili natin. So, ano yan? Kapag sa taong matyaga, walang, ano yan eh, ang mga rough roads natin, yan yung mas nagpapatibay sa atin. At saka yung learnings mo during rough roads, ika nga, dun mas gumagaling. Again, dun mas gumagaling ang iyong abilidad. Pag may gusto, andyan ang Lazada, ang Shopee niya. Dito ano dito eh. Ang pinakasikat dito, Amazon. Sige na, Amazon. Umay. Ang yaman na nga ng Amazon, di ba? Kasi, alam mo na, lahat nag-Amazon na. Yun na yung pinakamayaman eh. Tama. Basta ano lang tayo, go lang tayo. At kung kaya naman, alam niyo naman tayo mga Pilipino, talaga naman, buhay na buhay sa atin ang salitang bayanihan. Kung ano po yung kaya nating maitutulong, diba, sa kapwa natin, edi tumulong tayo. Kasi naniniwala ako na sa panahon ngayon, millennial na, pero ang bayanihan ay buhay na buhay pa rin. Kapag pinag-uusapan natin ang Pilipino, dun, yun nga yung isa sa maipagmamalaki natin eh, sa buong mundo. Kasi pag-uusapan natin ang lahing kayumanggi ang Pinoy, ano yan, buong-buo yan. Hi, hello, Wafa! Thank you so much for joining, Arnia Bolanon. Kagigising lang po. Thank you, Wafa. Actually, patapos na din ako, Wafa. Katulad niya, ang owner ng Amazon nagsimula lang sa maliit na office. At ngayon siya ang pinakamayaman sa mundo kasi consistent siya. At tiyaga lang. Tama. Kasi di ba marami naman talagang mga ano. Lahat naman nagsisimula sa maliit. Ano lang talaga yan? Tiyagaan lang talaga. Kaya kapag may gusto tayong gawin, dapat hindi tayo basta-basta umaayaw. Andyan ang maraming balakid, ika nga, di ba? Trials, pagsubok. Pero, that's normal. Kasi, katulad niyan, yung halimbawa mo, Umay, nagsimula siya sa maliit, pero ngayon, tingnan mo naman, di ba? Isa na sa pinakamayaman sa buong mundo. Kararating lang namin, ayan na, pumasok na din ang aking kapatid. Salamat ta, patapos na ako actually ta. Sana all Amazon, ka-order. Ako order coming pa. Ganahan ko Amazon dali ra delivery. Oo nga Wafa dito 'di ba? Dito sa amin sa Spain din ang ano din ng Amazon. Ang sikat. My favorite online. Yeah, kasi ang bilis lang nila no. 2 to 3 days dadating agad yung orders mo kapag Amazon.
Galing nga ng service ng Amazon. Tsaka nag-boom sila talaga. Kasi alam niyo naman, lately, di ba, hindi naman tayo nakakapunta sa shops. So, through online. Bumisita din kanina sa akin si Super Sessy Wafa. Anong tawag nito? Sobrang, anong tawag nito? Ano lang ako ngayon, Wafa? Very short, ano lang ba, topic? Kasi ang sakit ng ulo ko. Na-stress ako kanina. Sobrang busy ko from work. Tapos after ng meeting, very late na ako. Oo, pag prime 2 days lang, bilis ng delivery, ma'am. Oo, ganun din yung husband ko. Madalas siya mag-order sa Amazon. Ano lang, 2 days lang. At saka free. Diba, Wafa, kapag... Ay, tama ba? Free sila eh, wala silang charge. Alam ko. Kasi gamit nila aeroplano, kaya ganon. Tapos sinuhulog na lang wala sa aeroplano sa bahay ng receiver. Talaga ba, Wafa? Oo, free, basta $25 up. Ang ano mo doon, umay, may point ka. Sige, may point ka doon. In fairness ha, galing mo doon. Anyway, so, ayan po. Nag-grocery kayo, ta? Ako mag-ano pa lang ako, bibili pa lang ako after nito actually. Anong tawag nito? Bukas magluluto ako ng paella. Practice, ganun. Practice. Drone gamit ni ma'am. Sana all my aeroplano. Oo nga eh. Mega shoutout po for the 7,000 in the house. Thank you so much for joining my live streaming today. Practice makes perfect. That is why I need to practice. Tama. Alam mo, Wafa, ano, nakailang beses na rin ako gumawa ng paella. So far naman, nauubos namin dalawa. Last time nga, nung gumawa ako, sabi na asawa ko, handami nito, dalawa lang tayo. Tapos, alam mo ba, walang natera. Tapos niloloko ko siya lagi. Sabi ko, eh, ¿qué hacemos, cariño? Sabi ko, sa anong gagawin namin sa sobra? Sabi niya, lagay mo sa topper. So, natatawa na lang siya kasi nauubos namin dalawa, kami ng dalawa kumakain. Actually, ano lang siya, dati akala ko mahirap siyang gawin. Pero madali lang pala kasi ang ano sa kanila kasi, di ba, parang pinaghalo na lahat. Yung karne, yung gulay at yung kanin. Ano, ganun yung paella, di ba, dito. Sa atin kasi, di ba, normally hiwalay tayo ulam at kanin. Dito kasi, ano na ba, all in one na. Andun na yung kanin, andun na yung ulam. Practice makes perfect, but nobody is perfect. Why need to practice? Nyahaha! Tama! Sige nun, tama! Uy, meron umay ah. Yung mga perfectong nila lang. Sige na, yung mga perfectong nila lang. Sige na, yung mga perfectong nila lang, alam mo na, madami din yan sila. Uy, alam mo ba, Wafa, 5 na lang kulang ko. Mag-ano na ako, mag 2,900. Oh my God, I'm so close to 3,000. Not perfect, ma'am, better only. Feeling perfect na lang. Tama. Maraming feeling perfect. But I don't want to be a perfect person. Gusto ko na lang yung ano, Wafa, a better person. A better person. Ang hirap kaya maging perfect. Perfectong nila lang, parang yung batang tumatakbo sa likod. Hola. Sige, hola. Uy, nakakatuwa naman. Ano guys? Wala na ako, Angel. No! Okay lang, Wafa.
Actually, hinahayaan ko na lang siya talaga na mag-grow. Kasi so far naman, kahit pa paano, anong tawag nito, Wafa? Nadadagdagan naman siya na nadadagdagan. Pero hindi ko na inaano yung sarili ko. Ini-stress ba? Kasi, ang dami ko ng stress sa buhay. So, ganun, ang dami ko ng stress sa buhay. Dadagdagan ko pa. Kaya, dadagdagan ko pa ba? Kaya ano lang. Pero alam mo, nakakatuwa lang kasi, di ba? Anong tawag nito? Sa May 25th, ay, 25th ba o 24th? Yung first upload ko. Nakakatuwa lang na malaman na, uy, nag-grow yung channel ko. Kahit pa paano. Oo, wag na ma-stress. Wag na ma-stress. Ang stressful na ng buhay natin eh. Just love, ika nga. Positive vibes lang tayo. Hayaan na natin yung stress na ma-stress sa atin. Sabi ganun, hayaan na natin ang stress. Kasi ang daming stress lately sa work, sa lahat. Sa lahat. Kaya inaaliw ko na nga lang sarili ko sa pag-YouTube. Pero at least, di ba? Ayan, people. Thank you again so much for your visit, for your support, for your thumbs up sa kwentuhan po natin. Di ba? In 4 minutes, we are going to end. Thank you again for joining me today. That means a lot to me. People of the world. People of the world. Maraming salamat sa inyong suporta sa akin. Oo, positive lang. Wag lang sa bawal sabihin yung sakit na yun. Kaya nga po eh. Positive lang tayo. Wag lang sa sakit na yun. Umay, wag lang yun. Positibong pag-uugali. Sige na. Positibong pag-uugali. O, ba? Diba? Kasi, marami ng problema ang mundo. Huwag na nating dagdagan. Sige na. Huwag na nating dagdagan. Tama na yung Uy, Umay, marami salamat ha sa iyong pahabol. Pasensya ka na today. Bawi na lang ako next time. Kapag medyo maluwag-luwag ang aking schedule, gagawa ako ng maraming productive, productive and educational video. Kasi, lately kasi talaga super busy ako this past week. Grabe talaga, as in from morning up to evening, grabe yung ko. Sige, okay lang po. Next 24 hours live, walang tutulog. It's a challenge. Sige, it's a challenge. Oh my. Paano kaya natin gagawin yan? 24 hours, walang tulugan. Why not? Kapag bakasyon ko, try ko 12 hours. Sabi ganun eh. Try ko 12 hours. 24 hours, baka bumigay yung natin yan. Ganun. Pero may mga ganun nga akong nakikita, Umay, na 24 hours. Hindi ko nga alam paano nila ginagawa yun eh. Na 24 hours na live streaming. Hindi ko alam kung pwede ba yung ganun. Ayan, so, kasi sila si Kuya Germs, walang tulungan na.
Tama. Pero alam mo, nako-confuse talaga ako nung pag nakikita ko yung ganun, yung 24 hours. Meron nga live streaming 24 hours. Napapaisip ako, sige, paano kaya nila nagagawa yun? Kasi hindi ko din alam kung pwede yun eh, yung 24 hours kang nakababad. Pero ewan ko lang. Siguro pwede yun. Halimbawa, may PowerPoint ka doon na nakaano lang siya. Naka-go lang ba? Nang-go lang yung ano, yung PowerPoint mo. Kasi kung ikaw mismo, I mean 24 hours, imagine. Hindi ko alam ha, kung kakayanin mo. Sige, kung kakayanin mo. So anyways, thank you so much. People of the world, thank you for your support today. And I hope to see you again next time. Sana po ay na may natutunan po kayo kanina sa ating pinag-usapan po na vocabulary. So ayan, dito na lang po magtatapos ang ating live streaming today. Ang akin pong challenge sa lahat po ng nandito kanina at sa mga makakapanood po nito, I challenge you to sing the paa tukod, balikat ulo in Spanish. And then comment your reaction about that song or yung 10 mga daliri pero in Spanish words. Eh, head, shoulder, knees, and toes in Spanish. Basta i-upload ko po yun sa FB page nyo. Maraming salamat, Umay. Sige, maraming salamat, Umay. Sige, tag mo ako. Sige, nang tag mo ako. Bye, everybody, and see you next time. God bless everyone. Paalam!